Max? Anak, nakita ko tong note na iniwan mo. Saan ka na nakarating? Sa vegan home, ah. Ha? Huwag ko kayo mag-alala. Uuwi din po kaagad. Gusto ko lang huminga. O siya, anak. Basta mag-iingat ka, tsaka sasagutin mo mga tawag ko, ha? Sige po. Gia, ako na dyan. Anong ginagawa mo dito? Gia, let me just help you. Anong ginagawa mo dito? Hindi ko nga kailangan ng tulong mo. Sandali lang yan. Mabilis lang yan, Gia. Umalis ka na! Sandali lang yan! David, ano ba? Please, Gia, let me just help you. Umalis ka na nga. Miss, may problema ba? Kuya, na-flatan kasi ako. Pwede niyo po ba akong tulungan? Sige. May tutulong na sa akin, kaya pwede ka nang umalis. Don't be unreasonable. Let me help you. Hindi ko nga kailangan ng tulong mo. Kaya ko nga ito mag-isa. Kaya umalis ka na! Mabilis lang yan, Gia. Please, let me just help you. Paano mo makinig? Tatawag na ako ng mga pulis. Alas! Kailan siya babalik na Manila? Sir, babalik din daw po kaagad. Pagbalik, redirection na rin daw po sila sa Australia. Australia? Bakit sa Australia? Bakit hindi Singapore? Sir, sa Australia na daw ho eh. Mas maganda doon, makakabuti para kina Gia at kay Kai. Alright. Pagbalik niya, sabihin mo magpakita siya sa akin at mayroon akong importanteng sasabihin sa kanya. Okay? Yes, sir. Ate, nakita niyo po ba to? Nakita niyo na po ba siya? Ay, hindi po, sir. Hello po. May nakita po ba kayong ngayon na naglalakad dito? Nakita niyo po ba siya dito? Naglalakad? Wala naman. Lagi pa
Ma'am, sir, bilhin mo po. Magsasara na po kami. Sorry. Hindi ko na alam paano ayusin ang mga nangyari. Sinasabi ng isip ko, hindi dapat kita tigilan. Hanggat hindi ako nakakasiguradong okay ka. Ang sinasabi na naman ng isip ko, tigilan na kita. Kasi mali. At hindi na kita dapat hilahin. Sa mali. Kasi maling-mali yun. Pero Gia, ang sinasabi ng puso ko, hindi kita pwedeng pabayaan at iwan. Hindi ko kaya, Gia. Hindi ko na ilalang. Sama-sama aku.
Hello, Helen. Hello, Kai. Good morning. Sorry kung nakakaabala ako, pero nandiyan ba si David? Wala. Hindi naman siya nagpunta dito. Umalis kasi the other day eh. Hindi nagpaalam. Ang sabi sa akin ni Patrick, bumalik daw ng Manila. Wala siya dito, Helen. Hindi naman nagpupunta. Teka. Parang bigla akong kinabahan na. Bakit? Si Gia, wala rin kasi dito. Ate, si Dina gising na daw. Gia! Gia, wait! Gia, wait! Gia, wait! What? Answer. Hello, Ma. Nasaan ka? Gia, nasaan ka? Kasama mo ba si David? Sana hindi. Sabihin mo sa akin hindi. Mama, I'm sorry. Gia, bakit? Matapos ng mga pinag-usapan natin. Ano? Hindi ka pa nakontento sa putikan? Nilubog mo pa yung sarili mo sa Kumunoy. Nakalimutan mo na si David. Gising na si Dana. Mom? Tigas talaga ng ulo mo. Bakit pumalik ka na naman sa Manila? This is about Gia. Forget it. Kailangan punta mo si Dana. Gising na si Dana, David. Sandali lang, please! Anong sandali? David, tapos na to. Gising na si Achi, gising na ang asawa mo. Paano ikaw? Paano tayo? Kaya ko yung sarili ko at kakayanin ko. Dahil walang tayo. Ang meron, kayo! Kayo ni Achi, kayo umuwi ka na sa asawa mo. Siya, sandali lang naman! Sabi ko sa'yo, di ba paninindigan kita? Paninindigan mo? Paano naman ako? Magiging ano rin? Pinanganak na nga akong second class. Mamamatay pa akong kabit. David, mahalin mo na lang yung asawa mo at ang mga magiging anak ninyo. Mahal kita, Gia. Umaga! Walang sumasaya sa maling pag-ibig, David. Kung talagang mahal mo ako, tigilan na natin to. Malungkot ka lang, malungkot lang tayo. Yun lang yun! Gia, that's unfair! Alam ko kung ano yung nararamdaman ko. David, huwag tayo maging makasarili. Dahil hindi lang yan nararamdaman mo ang mahalaga ngayon. Yeah, hindi ko naman mararamdaman kung hindi kita mahal. Walang tunay na pag-ibig ang nakakasakit ng ibang tao. Asawa mo si Achi at siya ang pinakasalan mo. Kaya hayaan mo akong hanapin ko yung tamang tao para sa akin. Kaya please, umalis ka na. Please, sandali lang. Please. Umalis ka na. Ano ba? Please! Gia! Gia! Iangat ko, ha? Dito, dito, dito. May sensation ba? Doc, what does that mean? Tuluyan na ba yung paggaling niya? We're still waiting for the CT scan and some other test results. Malalaman natin ang estado ng anak ninyo once we have them all. Give your daughter some time. Excuse me. We need to teach
ensure the most basic until maging self-sufficient ulit siya. Mula sa pagkain, pagsasalita, hanggang sa makapaglakad siya ulit. Pero, everything will be all right, di ba? She'll be back to normal. Makikilala rin niya kami. Well, therapy will get her back to normal, Mrs. Wong. Pero kailangan lang din natin maging handa, lalo na't mahigit isang taon ng nakakoma ang anak ninyo. Usually ba, gano'ng katagal bago tayo makakita ng pagbabago? Give or take 3 months, maaari na siyang makakain on her own with proper therapy. And the rest is up to the patient. But knowing Dana and her willpower, I'm sure na mas mapapabilis ang recovery niya sooner than we expect. Anyway, sir, would you like to see the test results? Excuse me, Mrs. Wong. Yes. Okay. Don't mind me, ha? Masayang-masaya lang ako dahil kising ka na. Buong akala namin, tuluyan ka na mawawala sa akin. Thank you for coming back. One day at a time, everything will be just the way it was. Masama sa kanya ang marumi! You understand? David, dear, today, I share with you my life. Not just as your wife, but as your friend, as your lover, and as your confidant. For you, it's never destiny or fate, but it's a choice. And I promise you this. From this day forward, I will choose you, always you, for the rest of my life. Ang sinasabi naman ang isip ko, magtihila na kita, kasi mali. Kasi ang sinasabi ng puso, hindi kita pwedeng pabayaan. Hindi ko kaya, Gia. David, tapos na to. Dahil walang tayo. Ang meron, kayo. Walang sumasaya sa maling pag-ibig, David. Alam ko kung ano yung nararamdaman ko. David, huwag tayo maging mga sarili. Dahil hindi lang niyang nararamdaman mo ang mahalaga ngayon. Walang tunay na pag-ibig ang nakakasakit ng ibang tao. Ma'am? Hello, David. Are you on your way to Dana? Yes, ma'am. Pero matatagalan lang yung biyahe. Nakaka ng asawa mo ngayon, David. I know, Mom. And I'll be there for her. Ito yung matagal na nating pinagkasal. And now that Dana's back, papalik na rin yung katinuan ng pag-iisip mo. Paano si Papa Adam? Mom, pag nagkagulo kami, baka maapektuhan si Dana. Adam is wise enough to know what to do and what not to do. Just be where you're supposed to be, Dana's husband. Ngayon, kung ipagtaboy ang kanila, then that's your decision. Talaga, David. Tumating ka para suportahan at alalayan ng asawa mo. Gia, saan ka ba galing? Kaya pa kita inaantay. Yung papa mo, gusto ko daw makausap. Kailangan pa ba yun dito? Parang isa pang sakit ng loob. Babagsak na ako eh. Gusto ata makipag-ayos sa'yo eh. Punta mo lang doon sa opisina. Tingnan mo, kasapin mo kung tuloy ka nang aalis. Para mag-aano dyan sa loob mo. Gia, alam mo noon, hindi ako nakikialam sa mama at sa papa mo eh. Kasi wala naman ang karapatan eh. Mas matanda sila sa akin. At saka ang laki ng utang na loob ko sa kanilang dalawa. Pero ngayon, sa sitwasyon mo, huwag mo sana mamasamain kung makikialam ako. Makinig ka sa mama mo. Kasi mabuti ka. Deserve mo na isang magandang buhay. Deserve mo na isang asawa, pamilya, na masasabi mo sa iyong sayo.
Salamat. Sige po. Tama na, mama mo. Hello. Pare. Akala ko ba umiiwas ka na? Paano nangyaring magkasama kayo sa Vigan? Sinundan niya po ako, ma. Nagtapat. Nakiusap. Pero wala na po kayo dapat ipag-alala. Tinapos ko na. Tapos na. At hindi na madudugtungan. Anak, alam ko na sila. Pero tama ang ginawa. Pero tumala ako sa'yo. Alam mo, hindi ko siya sa'yo. May aayusin na pala sa kwarto. Mama, baby, that's me. Mama. Baby, it's Mama. What the hell are you doing here? You get out! Get out! Get out! David. 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 Sir, asawa pa rin ako. And I came here para makita si Dana at baka makatulong. We don't need your help! He stopped being Dana's husband the minute he started having an affair with my other daughter! Araw-araw, oras-oras, nagkakalaiti ako sa kahit na sa'yo. Balibalik na rin mo pa rin ang lahat. Hindi ko pa rin masigmura ang mga ginawa mo! No, minsan, nagkamali ako. Pero hindi ako katulad mo! Hindi tayo pareho! Dahil mga kapatid, ang biniktima mo! Hindi ko sila biniktima. Pareho ko silang binahal. Anas! Ano magpapakita dito? Hindi! Hindi mapapatay kita! Adam! Si Dana, nag-iiyak. Hinahanap si David. Ba ako kailangan bumalik dito para kausapin mo ako. Kailangan ko bang lumuhod sa harap mo para magkausap tayo? Adam, tapos na ang usapan, hindi ba? Lalayo na kami para makaiwas kami sa gulo. Ano bang gusto mo? Isa lang naman ang gusto ko eh. Ang makasama lahat ng mahal ko. Lahat ng mga desisyon ko sa buhay. Pinaninindigan ko. Pero ito, nabigla ako sa pagtatakwil sa'yo. Mali ako na inasigahan kita. Binabawi ko na lahat ng mga sinabi sa'yo.
Inaayos ko na lahat ng mga papeles ng bahay na ito. Pati yung business ninyo, KTV. Nagay ko sa pangalan mo. Sa'yo ito. Dito kayo. Papa, mahal kita. Alam mo yan. Pero mas mabuti na ako siguro yung ganito. Wala na ako kasi ako mukhang mayaharap sa inyo. Ang dami na po nangyari. Eh, di ko na po kaya. Please, don't make me beg. Gio, I know you're worried about Lucy. I will protect you. Papa, hindi ko na ako deserve yung ganito. Kaya alis na ako kami ni Baba.